Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, maganda ho ang pag-uusapan natin. Ito ho yung kadalasang nagiging dahilan ng mga grabing awayan ng mga magkakarelasyon. At mas magandang mapag-usapan natin ito. Okay, ang ating title po ng ating monologue po for the day, it's kapag sinabi niyang ayaw muna niyang makipag-usap. Alam niyo ba kung bakit may mga simpleng away na bigla na lang nagiging grabe? Dahil meron itong mga simpleng pakiusap na hindi na pagbibigyan. Mga simple things na request ng inyong karelasyon na hindi nyo siya napagbibigyan. Alam niyo, lahat naman talaga tayo sa mundo meron tinatawag na parang tayo lang muna. Oo, parang dumadating na sa point sa ating buhay na ayaw muna nating makipag-usap. O kaya ayaw natin makakita ng tao for the meantime. Dumarating yan, totoo yan. Yung ba parang wag na muna ngayon. Yung ako na muna. Parang nakikiusap siya na ibalato mo na lang sa akin itong time na to. Bigay mo na lang sa akin to. Kasi ito yung naniniwala ako na ito yung oras para i-assess mo yung mga bagay-bagay. Pag-isipan ng mga bagay-bagay. Yung bang parang ikaw na muna, yung wala mo nang magpapayo. Kaya wala mo nang mag-a-advise. Wala mo nang mag-a-assess ng mga bagay para sa iyo. Yung wala mo nang shoulder to cry on. Ikaw lang sa sarili mo lang, ikaw na muna. Kumbaga para ang tawag ng millennial dito ay hashtag me time. Parang ikaw na muna. Pero pag sinabihan kayo ng ganito, wala akong sinasabi na makipaghiwalay kayo doon sa mga karelasyon ninyo. Pero ang oras na ito kasi ay very critical, 'di ba? Lalo na sa ating namumroblema. Kailangan natin 'to. Lahat ng tao may ganitong time, may ganitong me time. Yes, makikinig ka sa payo, darating 'yon kapag handa ka nang makinig sa payo. Totoo naman 'yon, 'di ba? Pero ito masakit. May mga taong hindi kasi naiintindihan itong oras na 'to, yung me time. Kaya ito ang topic natin ngayon. Pag-usapan natin 'to para parehas tayong matuto. Para 'wag nang lumala ang problema, para 'wag nang manganak ang isang problema ng isa pang problema. Kapag may narinig ka na ganito sa karelasyon mo, huwag na muna sigurong magtanong. Kasi wala naman kasing reason merong reason pero wala siyang time to explain. Kasi effort na naman yun . Kumbaga, parang dadagdagan mo na naman yung iisipin ng namumroblema . Kapag pinapalayo ka niya, hindi ibig sabihin na lumayo ka ng malayo-malayo. Hindi ibig sabihin na mawala ka na, mag-disappear ka na. Kumbaga, time lang ang hinihingi niya. Yung bang, kumbaga parang siya na muna. Huwag mo munang awayin. Huwag mo munang pagbintangan ng kung ano-ano. Kasi kailangan niya talaga yung oras na ganito. Kung tinatanong mo, kung may ganito talaga. Wala munang paliwanag na kailangan. Basta siya na muna. Wala muna siyang kausap. Parang ang mangyayari, titingin muna siya sa malayo, wala muna siyang gagawin na solusyon, stand still na muna, siya lang muna. Minsan, ang tawag dito ay talking to yourself time. Or minsan, madalas ito yung time na yung mga taong ganito is talking to God time. Yan. Siyempre, tinatanong niya ang Diyos, bakit nandun siya, bakit may problema siyang ganyan, bakit andito siya sa ganitong kagulong problema. Minsan kasi sa buhay natin, lalo-lalo doon sa mga madalas magkaroon ng problema, ha? Masyado na tayong madaldal, masyado na tayong matanong, maingay tayo, nag-iingay tayo. Minsan talaga kailangan patahimikin natin ang sarili natin. Patahimikin natin ang paligid. At hayaan siyang magsalita sa buhay natin. Magsalita sa buhay natin. At sa puso natin. Kasi minsan support lang naman talaga yan . Support lang naman ang hinahanap niya. Sabi nga sa Hebrews 4:16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time
of need. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.